every single day. I'm gonna make. Hi guys, another video again. And sa video ito, mayroon kasing katanungan, ano nga ba ang panic attack? Well, ang panic attack ay isang kondisyon ng isang tao na kung saan siya ay nakakaramdam ng isang matinding nervyos, pagkaba, pag-aalala, and at the same time, dito na nangaranasan niya na kumakabog ang kanyang dibdib, na parang feeling niya, aatakihin siya sa puso, may stroke siya, or may mga pagkakataon na iniisip niya na baka hindi niya makontrol ang sarili niya at siya ay mahimatay or di kaya siya ay mamamatay. Actually, kahit sino pwedeng makaranas ng isang panic attack. Hindi lamang po yung mga kagaya namin na mayroong anxiety or depression ang nakakaranas nito. Kahit even sa mga normal na tao nakakaranas niyan. Pero, hindi po siya healthy kung ito ay nakaranasan ninyo ng madalas. Dahil pwedeng may ibang pinanggagalingan yan. So kung nangaranasan po ninyo ito ng isang beses o higit pa sa isang araw o di kaya halos araw-araw ay ito ay nangaranasan po ninyo ito, siguro mas mabuti po na magpa-check up kayo sa isang doktor. Dahil pag hindi po ito naagapan, maaaring magtuloy-tuloy sa ibang kondisyon. Well, kapag nagpa-check up kayo sa doktor, unang-una nilang i-check up sa inyo or itatanong sa inyo kung may sakit ba kayo sa puso, meron ba kayong high blood or hypertension, or meron po ba kayong sakit sa thyroid. Kapag lumabas po na normal lahat ang mga laboratories ninyo sa mga bagay na yun, posible po na meron kayong panic attack. Actually, ang panic attack, tumatagal lang po yan. Kapag umatake po yan sa inyo, tumatagal lang po yan siguro ng mga 5 minutes to 15 minutes. Or yung iba pa, mas matagal, pero nawawala din po siya ng kusa. Yun nga lang po, syempre 5 to 15 minutes kang kinakabahan, syempre parang hindi mo alam kung ano yung mga dapat mong gawin, talagang kinakabahan ka na parang feeling mo mamamatay ka. So, yun nga po, kapag kayo po ay kinonsider na merong panic attack, kailangan po na magpa-check up kayo sa espesyalista or sa isang psychiatrist dahil nagagamot naman po siya para maagapan. Kagaya nga po ng sabi ko kanina na possible siya na magtuloy-tuloy sa ibang kondisyon kapag yan ay hindi naagapan. Ano nga ba yung kondisyon na yun? Pwede po kayong magkaroon ng isang kondisyon na agoraphobia. Ano nga ba yung agoraphobia? Yan po yung kondisyon na kung saan nagiging takot ka o takot ka ng lumabas dahil parang feeling mo atakihin ka ng panic attack or nervyos. Or yan din naman yung kabaliktaran or takot kang maiwan mag-isa sa bahay dahil parang feeling mo pag mag-isa ka lang atakihin ka. Yung mga ganong sitwasyon po. So, pwede po yan na magtuloy doon. Actually, may mga kakilala po ako na may agoraphobia. Alam niyo po ba na ilang taon na po silang hindi nakakalabas ng kanilang mga bahay dahil takot po sila na lumabas. Takot din po sila makipag-socialize sa ibang tao dahil pag naihalo sila sa ibang tao, ansyaan yung bigla-bigla na lang, hindi mo talaga siya makokontrol, bigla-bigla ka na lang aatakihin ng nervyos. So, yun lamang po, kapag kayo po ay nakaka-experience ng mga ganoong sitwasyon, much better po na magpa-check up na po tayo kaagad para po malaman natin kung may pinanggagalingan or di kaya panic attack na yan. So, yun lamang po. Sana meron po kayong natutunan. And please subscribe, comment down below kung meron po kayong gusto sabihin. And bye-bye! Ingat!